Ang Bulkang Musuan ay isang nakahiwalay na lava dome malapit sa Pelangi River sa kanlurang base ng Mount Tangkulan, 1678, metro sa Bukidnon Province sa gitnang Mindanao, Pilipinas. Ang Hilagang Dalestis ay sakop pa rin ng isang pangunahing rainforest. Ang natitira ay natatakpan ng mga damo ng Kogon. Ang Musuan, na kilala rin bilang Kalayo, ay tinakpan ang andesitic to dacitic lava dome at tuff cone na tumataas sa ibabaw ng patag na bukirin sa lalawigan ng Bukidnon sa gitnang Mindanao. Isinalaysay ni Maso, 1902, na noong 1891 ay nagulat ang isang Jesuit na pari na ang isang bulkan sa tabi ng ilog Pelangi malapit sa isang talon at kung saan ang ilog ay bumubuo ng isang napakakitid na kanyon na may matarik na matataas na pampang, ay pumutok mga 4 na taon na ang nakalilipas at patuloy na sumabog. Naglalabas ng mga singaw na sumusunog sa lahat ng bagay tungkol sa walang daloy ng lava, ngunit naglalabas ito ng haligi ng usok na sobrang asupre upang maiwasan ang anumang paglapit. Bagamat iniugnay ni Maso, 1902, ang aktibidad na ito sa Musuan, hindi tugma ang heograpikong paglalarawan, kaya ang kalikasan at lokasyon ng kaganapang ito ay hindi tiyak. Ang FIVOX ay minsang naglista ng mga pagsabog noong 1866 at 1867, ngunit inalis ang mga pagsabog na iyon noong 2020. Isang malakas na kayag ng lindol ang naganap sa malapit noong 1976. Sa paanan ng Musuan Peak ay ang Mount Musuan Zoological and Botanical Garden ng Central Mindanao University. Kabilang dito ang isang butterfly greenhouse at isang reforestation nursery sa mga gusali nito. Ang SER Highway at isang research center ng Philippine Carabao Center ay matatagpuan sa kanlurang Dalestis. Mayroon itong tourist shop na nagbebenta ng mga dairy products na gawa sa gatas ng Carabao. Sa timog ng bundok ay ang mga pasilidad ng agrikultura sa universidad kabilang ang isang bakahan, isang sakahan ng manok, mga greenhouse, at isang pagawaan ng gatas. Dahil sa kalapitan nito sa universidad at sa mismong bayan ng universidad, naging popular itong destinasyon para sa mga estudyante, guro, at turista, alinman para sa mga piknik o isang pag-aaral ng mga flora at fauna ng isa sa ilang mga labi ng mga gubat na dating sumasakop sa mga lambak ng mga nakapaligid na lugar. Mula sa nakahiwalay na posisyon nito sa gitna ng lambak at ang napakaliit na lugar sa ibabaw ng pinakamataas na punto nito, ilang metro lamang, ang buong kanayunan ay makikita mula sa itaas. Sa kasalukuyan, ang mga dalestis nito ay naging target ng malawak na pagsisikap sa reforestation na bahagyang binayaran ng pagtatayo ng mga toll gate sa mga hiker na nagbabalak umakyat sa bundok. Lalo na sa Holy Week, maraming aakyat. Now you know. Salamat sa panunood. Shout out to Analiza Salibo de Kutan malapit sa Musuan Peak, sa aking classmate na si Rodolfo Soletorio. Malapit din sa Musuan Peak. Ingat po kayo guys. God bless us all.